another flashlight to review, courtesy of Sergeant Paurel. This is the SP40 of Sovereign. And Sovereign SP40. So, si SP40, so kasama sa lalagyan niya yung charging cable, yung pinaka flashlight, so yung head strap, yung kanyang adapter, and yung battery charger. Okay. Tapos, aside from those, meron din siya kasamang dalawang replacement o-ring at saka clip. Okay. So, tignan natin yung build. So, same build, metal build na ng mga Sovereign flashlights. So, angular siya. Kung mapapansin nyo, angular yung ilaw niya. So, pwede nyo siyang hawak na ganyan. Nandito yung kanyang on-off. Okay. Tapos, kung ilalagay nyo siya dito, pwede siyang ganyan. Okay. Pwede siyang ganyan. Pwede rin na okay. Okay. So, ito yung battery ni Sovereign. Yung kasama. So, naalala nyo dun sa isang review ko ng flashlight ko, yung C8F. Walang kasamang ganito. Kasi yung napili ko nung binili ko, wala kasamang battery. Hindi kasi ko nagbabasa. So, kung bibili kayo, basahin natin mabuti yung mga options. So, natatanggal siya. Natatanggal siya. So, pwede nyo gamitin to. Yung kanyang adapter. Okay. So, kapit nyo lang siya dyan. Siguraduhin nyo lang na sabi nga eh, nice and tight. So, ito. Yung maliit na yan, huwag natin siyang wawalain. Kasi yan yung parang protection sa battery pag hindi natin siya ginagamit para kahit ma-press. So, ma-press siya by accident, hindi siya iilaw. So, yan. Maliit na siya. Ang problema natin, Sergeant Deporel, wala ako nung battering maliit. Okay. So, subukan natin siyang ilagay dito sa headlamp. Kaso parang nakakatakot. At baka pwedeng mapunit yung rubber niya. Although, medyo mukhang matibay naman. So, patnabayan nawa. Okay. So, stretch nyo lang kasi rubber naman siya. So, ini-stretch lang siya para naipasok. Okay. So, angat pa natin ang konti sa taas. Oops. Yun ang sinasabi ko na nakakatakot kasi babanatin mo yung goma eh. Para ma-shoot mo siya. Okay. Ayan. So, nakakabit na siya. So, ayan. Nakakabit na siya. So, naka-fix din to. Naka-fix din yung sa strap. Hindi kagaya dun sa isang ni-review natin na hindi naka-fix yung strap. So, ikakabit mo pa siya. So, ito, naka-fix na siya. Ayan, naka-fix. So, suot. Pindot, pindot. Ayan. So, ibabalik muna natin siya dun sa kanina. Nakakatakot talaga yung goma niya. So, parang pag nag-brittle siya over time, parang mabilis siyang mapunit. No? Medyo nakakatakot gamitin. Lalo na sa kondisyon ko, hindi sa akin yung flashlight. Okay. So, ayan. Goma siya. Goma. Okay. So, balik lang natin doon sa preview setting. Sabi nga.
Okay, tabi muna natin si Mr. Adapter. Kahit magkabaliktad yan, okay lang. Parang extender lang naman siya. Para ma-accommodate niya yung ganito kahaba na battery. Okay. Pitan lang natin na maayos. Lagyan natin. So, hindi ko muna ito isasama. Kasi ite-testing na natin siya. Alright, let's go. Okay, so next slide. Ito naman, galing din kay Sergeant Deporel yung kanyang Sofirn headlamp na SP40. So, yung headlamp na to sa SP40, maganda dito is pwede siyang handheld, pwede rin siyang nakaklip. Okay. Tapos, pwede rin siyang ilagay doon sa strap, doon sa headlamp. No? Kagaya yung pinakita ko kanina. No? Tatanggalin lang natin yung extender niya para magamit natin yung sa headlamp. Or pwede rin, kahit hindi na. Kahit hindi na natin ilagay yung kanyang adapter. So, as is, pwede na natin siyang ikabit. Downside is, walang strobe si SP40. So, straight light lang siya. So, umpisahan natin doon sa low. Puntahan natin. Yan. So, ito yung low. Ito yung kanyang map. So, yung ikono. So, yan. So, medyo mas malakas siya doon sa low ng Nightcore. So, doon natin siya i-compare kasi nung nakaraan si Nightcore, yung ating headlamp. So, doon natin siya i-kukumpara. So, next natin is yung next higher. Sorry. Okay. So, ayan. So, malakas siya. Ito yung kanyang medium. Malakas na siya sa medium. So, si Puno. So, hindi pa natin nakikita. Hindi pa visible si Mamang Puno. Okay. Next higher. Ayan. So, mas malakas na siya. So, parang ganito na kalakas si Nightcore. Si high. Ayan. So, medyo visible na rin yung puno. So, next higher tayo. Alright, turbo tayo. Turbo time. Yan. So, yun yung kanyang turbo. So, mas malakas. Mas malakas siya. So, ayan na rin si Mamang Puno. So, mapapansin natin, as compared with Nightcore, si Nightcore, mas malaki yung diameter ng ilaw niya. Mas wide. Ito, mas focus. Okay, mas focus yung kanyang turbo. So, SP40. Okay. So, let's go. Okay, so dito naman tayo. So, nakita natin kanina nung pinuna natin si Sofirn SP40. So, nakita naman natin. So, yun yung body niya, maganda. So, dito siya i-charge. So, yan. So, pumbuksan natin siya. Okay. Tapos, meron siya nito. Sama din sa packaging niya, yung kanyang converter or adapter para mas maiksi siya. So, pag nalagay niyo siya dun sa headlamp, mas medyo lightweight siya. Mas akma siya doon sa mount ng headlamp. Okay. So, teka. Gitna natin ng konti. Wala sa gitna pala yung camera. Sorry. So, yan. Tibay siya. Angular. So, maganda. Versatility wise. Dahil doon sa kasama niyang clip.
So, pwede siyang nakaklip doon sa head strap. Pwede rin siyang nakaklip lang ng ganyan. So, pwede nyo siyang ilagay sa vest or doon sa mga strap ng bag para freehand kayo. So, may nakatutok pa rin kayo na flashlight. So, maganda siya kasi kita nyo, hindi siya yung straightforward. Medyo angular siya ng konti. Mga 90 degrees. Okay. So, kasama din sa packaging, syempre, yung kanyang battery charger. Okay. So, pwede mo siyang i-charge diretso. Pwede rin tanggalin yung battery. Dito mo siya i-charge. Tapos, kasama din yung dalawang o-ring. At saka yung battery protector niya. So, kung hindi natin siya ginagamit, nilalagyan natin siya nitong protector na to. Para kahit ma-press, hindi mag-on. Kasi mawawalan siya ng contact. Okay. Tapos, ito, merong isang washer na medyo wala tayong idea kung para saan tong maliit na washer na kasama. Wala din naman siya dun sa manual. So, okay. Final verdict. Para sa akin, if gusto nyo ng malakas na ilaw, kung aakit kayo ng bundok o may gagawin kayo, maganda yung ilaw ni SP40. No, malakas. Malakas siya. As compared dun sa isang headlamp natin noong nakaraan, which is yung Nightcore na HC65. Okay, the only downside sa nakikita ko, una itong charging station niya dito, yung charging port niya. Although protected siya ng goma, pero hindi siya kagaya kay Nightcore na nasa loob siya ng cover. So talagang protektado siya na hindi siya mababasa. Okay? So, isa pang kinaganda rin ni Nightcore is meron siyang strobe. Ito kasi wala. So, econo, low, medium, high lang siya, tsaka turbo. Yan lang yung ilaw nito. Tapos, si Nightcore meron siyang, as compared to Nightcore, meron din siyang yung auxiliary light. Kung natatandaan nyo, meron siyang auxiliary light na white. Tapos, meron din siyang red. Tapos yung red, nagsa-strobe din. Okay, iyosin muna tayo. Tapos, meron din siyang locator. Okay, so para malaman nyo, si Nightcore, diba pinakita natin, meron siyang parang blue na strobe. May maliit siya na strobe. Na blue. So, nakikita nyo ngayon kung nasan siya. Eto, wala siya nun. Pero, if you like, yung ilaw na malakas talaga na para sa akin mas malakas yung ilaw ni Sofiern kaysa kay Nightcore. Okay, so pagdating dun sa head strap niya, so built in yung head strap niya na tatlo, so meron siya dun sa paikot ng ulo at saka diagonal, horizontal, talagang nakasalo siya sa ulo. Ang unang worry ko lang is yung klase ng strap niya, parang medyo similar siya dun sa mga straps na katagalan, yung naka-stretch na ganyan, na parang nagbe-bacon na siya, kalumaan na nawawala yung pagka-stretchable niya. Tapos, ito, maganda naman siya kasi pure na goma, hindi kagaya dun kay Nightcore na meron siyang goma, tapos meron siyang plastic. Ito, purong goma siya lahat. So, yun naman ang worry ko dito. Kasi, mapapansin nyo, yung goma niya, medyo malambot. So, baka mamaya katagalan, lulutong na siya. So, parang madaling maputol. The question is kung meron bang nabibiling ganito lang. Okay. Tapos, ito rin. Ganun din. Yan din yung worry ko dito nung kinakabit natin kanina. No? Medyo malambot kasi yung goma. So, nakakatakot siyang i-stretch ng husto kasi it's either dito or dito siya mapuputol. Pwede siya mapunit eh. Medyo nakakatakot lang. So, yan. Ito, yung plastic niya dito. Medyo okay naman. Matibay naman siguro to. Makapal eh.
So, yun lang. Yun lang yung comment natin dito kay Sofian. If, sana, may mga ibang models o may iba pang susunod na medyo lalaban ng konti dun sa features na meron yung ano natin, yung Night Core. No? Pero pagdating sa lakas ng ilaw, malakas ang ilaw nito. Mas malakas yung buga ng ilaw niya. Mas maliwanag. Lalo na yung turbo. Okay. So, again, salamat po kay Sir Jante Paurel for sending us yung kanyang mga flashlight para ma-review natin. So, salamat po sa tiwala. Hanggang sa susunod, paklik na lang po yung subscribe, pa-like, pa-comment na lang. Baka meron akong mga hindi nasabi tungkol dito sa flashlight na to. Kasi hindi naman ako flashlight expert talaga. So, nagre-review lang tayo ng mga na kung ano-anong nakikita natin. So, okay. So, see you again next time.